2009 mula sa minahan ng Colombia, unang nadiskubre ang mga kalansay na mga dambuhalang ahas na nagpagulat at nagpabago sa pananaw ng mga siyentipiko tungkol sa prehistoric life o yung panahon kung saan hindi pa nabubuhay ang mga tao at mga maliliit na hayop. You're watching Siha Official. Isa sa mga pinakamalaking minahan ng karbon sa buong mundo na umuukupa sa halos kasinlakinan ng syudad at pinapatakbo ng mahigit kumulang 10,000 empleyado. Ang multinational corporation na nagpapatakbo ng minahan ay ang Carbones del Corazon Limited. Nakilala din ang minahan bilang isa sa mga world's richest, lalong-lalo na ang mga fossil deposits na diskubre dito na mula sa panahon ng mga dinosaurs. Sinasabing ito lang ata ang nag-iisang lugar sa mundo na nagbubukas sa atin sa kumpletong ancient tropical ecosystem dahil sa daan-daang fossils na nahukay dito. Ang iba pa nga ay kumpleto at buong-buo pa ang vertebrae or kalansay na nagpapatunay sa hugis at laki nito. Kahit paman marami pang hiwaga at tanong sa siyensya patungkol sa mundo ng nakaraan, hindi naman basta-basta ang mga world's first findings na nakukubli dito. Isa na doon ang fossils mula sa early Paleocene era na diskubre ang napakaraming kalansay na minsang inakalang parte ng higanteng buwaya. Pero mula sa pagsasaliksik, ito pala ay dambuhalang ahas na 30 times ang bigat sa pinakamalaking ahas na nabubuhay ngayon, ang anaconda. Ang prehistoric snake ay maaring humaba sa 43 feet at may kapal na 3 feet. O diba, hindi mo masusukat ang kapal nito sa dalawang braso lang. Ito ay tinatawag na Titanoboa. Mula sa salitang Titanic, ibig sabihin dambuhala at makapangyarihan. At salitang boa na mula sa mga constrictor snake. Ito yung mga ahas na non-venomous. Dahil sa sobrang laki nito, kinakain ng Titanoboa ang biktima ng buo. Nabuhay ang Titanoboa 58 million years ago. Umusbong sila ilang taon matapos naging extinct ang mga dinosaurs. Ito yung mga panahon kung saan may malapad ang mga dahon ng puno, mas basa, mas malawak ang kapaligiran at higit na mas mainit ang temperatura ng mundo. Sa sobrang mangha ng mga siyentipiko, gumawa sila ng imahe nito na kasing haba at kapal din ng nahukay ng buo at kumpletong fossils.